Hi guys, welcome back to my channel. So if you're new here, please don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell beside it for you to get notified on any videos I upload. So for today's video, I will show you my review or yun nga, first-hand experience ko using my first ever menstrual cup. So ito siya. If you want to know more about this product, just keep on watching. Okay, so itong product na to, itong menstrual cup is for my girls out there. So yung mga girls na nakikurious dyan, this video is for you or sa mga jowa or sa mga husbands na gustong i-share to sa kanilang mga girlfriends or sa kanilang mga mommies, asawa, ayan. Please keep on watching. So ito yung first-hand experience ko in using this menstrual cup. So this one, I got serene na menstrual cup. This one is from Shopee, so from Just Green PH. So ipapakita ko na lang somewhere here sa screen yung Shopee account, and or at ilalagay ko din sa link sa baba yung link dito sa product na nabili ko siya ng 500 pesos. So wala pa yung shipping doon. So pero mura na yon kasi usually yung mga menstrual cup na nakikita ko sa market is nasa 1,000 plus, 800 plus. So, yun siya. And dahil nga ako, out of curiosity, gusto ko lang naman talaga siyang itry. Sabi ko, why not? Maganap muna ako ng mas mura. So, yun nga, scroll ako sa Shopee, sa Lazada, and then ito yung nakita ko. So, meron pang mas mura dito. Kasama niya is itong collapsible cup. So, ito, nasa loob niya yung menstrual cup. So, ito yung menstrual cup. Ayan. And then, ito yung collapsible cup. And then, may kasama din siyang dirt bag or pouch bag para hindi siya maalikabukan. And then, may basura. Meron din silang kasamang panglinis. Ayan. Paper nila. So, nasa Lazada and nasa Shopee sila. Ang pangalan nila is Just Green PH. Yon, meron din silang Facebook na Just Green PH, and then meron din silang website na justgreenph.com. Meron din silang pa-freebie na bamboo toothbrush na hindi ka pa na-open, pero yun yung pa-freebie. And then, ito yung manual nila. Ayan. So, ito na lang siguro yung i-discuss ko din sa inyo. And then, papakita ko yung mga clips ko nung day na meron ako at ginamit ko siya. Yun nga, what is a menstrual cup? So, ito siya. It is an alternative to conventional disposable products, which is pads, napkins, or tampons. Cup is made of soft silicone and can be reused each month when you have your period. Itong cup na to, it collects yung menstrual blood na lumalabas sa atin rather than yung pads na inaabsorb siya or tampons na inaabsorb siya. May sizes din to. So, ang size na kinuha ko is extra small. So, ang sizes niya nag-vary kung nag-give birth ka na or kung hindi pa, ganyan. Doon siya nag-vary. So, kung nag-give birth na yung isang babae, mas okay sa kanya yung mas malaking cup. Pero kung ayun nga, kung hindi pa nanganganak, ayan, yung mas maliit na cup yung kunin or yung kukunin nyo. How does it work? So, itong cup na to is ini-insert natin sa hem, ayan, para siya yung sasalo. And then, this will create a vacuum sa loob. So, mag-open up kasi siya, tapos magkakaroon siya ng mag-create siya ng small seal or vacuum para hindi lumabas yung blood and para masalo niya lahat. Ito kasi, itong cup na, di ba, parang medyo malaki siya. So, intimidating siya nung una. Kasi, ayun nga, parang, paano ko ba ito ilalagay? Ganyan. Ganyan yung tanong ko, paano ko ito ilalagay? Pero, nakalagay naman dito, is kailangan nyo siyang i-fold muna bago nyo siyang ilagay. So, meron tayong mga iba-ibang fold. Meron tayong natawag na C-fold. So, yung C, tapos sabi nila, ang pag-check pala ng durability or kung okay ba yung menstrual cup niya is dapat parang nag-open siya ng kusa. Ayan o. Ayan o. Narinig ba? Ayan. Dapat ko kayo sa mic. So, ayan. Kasi dapat na nag-open siya ng kusa kapag nasa loob na siya. Ayan. Parang ganon. So, yung mga fold is itong C-fold or U-fold yung tawag dyan.
Ayan. Meron ding push down. So, yung push down, yung isang side, ipupush nyo. Ayan. So, ganyan. Ganyan nyo siya. Ipapasok. Ayan. Meron ganyan. Tapos, meron ding ganyan. So, yung una kong tinry na, nung una kong gamit sa kanya, ang tinry ko is yung C-fold or U-fold. Kaso, ang naging problema ko sa kanya, hindi siya nag-open up sa loob. So, parang, halimbawa, ito yung sample, ito yung butas ng pem-pem natin. Tapos, ilalagay nyo siya, diba? So, lalagay nyo siya, ganyan. Yung nangyari sa akin is hindi siya nag-open up tulad nung nangyari dito na nag-open up. Parang naiwan siyang nakaganon. Ayan. Nakaiwan siyang nakaganyan. So, dahil nga naiwan siyang ganyan, hindi ganon kaayos yung butas nung hindi siya nag-create ng vacuum. So, yung blood na lumalabas is lumalabas lang din talaga. So, napansin ko yon nung parang first day ko nga. Napansin ko siya first day. Sabi ko, bakit may leak? Ganyan, no, pagka-check ko. So, ayun nga, dahil nga hindi siya na-open ng tama. Ganyan. Okay, since this is my first day, ayun, tinry natin siya. And so, so first, na hindi man ako masyado nagtagal na i-insert siya. Pero, iba yung, alam mo, merong something sa loob. Time na pinasok ko siya, mahirap kasi hindi ko alam kung saan ko ba siya ipapasok or saan ko ba siya ipupush manda. Pero yun, kapag na-locate mo naman na kung saan mo siya ilalagay, ayan, madali na lang siya. And I will explain later or sa video na to kung ano yung experience nga natin. And we will, I'll give you my insights about it. And yeah. Samahan niyo ako. Ngayon, ang oras ay 4:49. So, mga around 10:49. I-check ko siya. Kasi 6 hours daw siya pwedeng iwan na hindi chine-check. So, after 6 hours, i-check natin siya. And we will see kung may leaks ba ganyan. So, guys. So, day 2 ng ating paggamit ng menstrual cup. And update last night. Nang natulog ako, nasuot yun. Pagkagising ko ngayong morning, may leak, ang dami. Pero good thing na wala naman sa bedsheets ko. So, feeling ko talaga, hindi siya nagpa-pop open sa loob, kaya siya nagkaha-leak. And, ang hirap din i-determine kasi yun nga, parang kakapain mo siya. Kasi wala ka narinig na popping sound. So, pero yun nga, try and try. Sabi nga nila, you will get better sa pag-insert and pag-pop-pop ng cup sa loob. So, ngayon, nire-insert ko siya uli. Ang oras na ngayon ay 7 a.m. So, after 6 hours, so mga 1 p.m. I-check uli natin siya kung anong lagay niya, kung successful ba ako sa pag-insert, sa pag-pop, kung bumuka ba talaga yung cup sa loob. So, yeah. Hello guys! So, okay, day 2 update ng aking use ng menstrual cup. So, kakatapos ko lang maligo. It's already 6:44. So, lapit na mag-7. So, hindi ko alam or na-lost track na ako kung gano'n ko siya katagal na iwan. Pero siguro mga kanina ba siya tinanggal? Siguro mga around 12 or mga ganun ko siya nilagay kanina. So, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, 7 hours. And ayan, natanggal ko siya. And ngayon, ko masasabi na successful yung pagkakalagay ko sa kanya. Kasi madami siyang naipon ngayon. So, ibig sabihin, hindi siya naka-fold nung nilagay ko. Kasi mahirap talaga siyang ilagay sa una. Or mahirap tensyahin kung tawag dito, kung nag-pop up na ba siya dun sa loob. Kasi ba ipo-fold mo nga siya para magkasya siya. So, ayun, ngayon, I feel successful. Ayan, so di sa paglagay ko kanina. So, ngayon, sana, yung pagkakalagay ko is okay pa din para masalo niya lahat. So, 7 ngayon. So, siguro, i-leave ko siya ng mga 8 hours. So, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. So, 3 a.m. ako ko siya i-check ulit. So, yeah. Hello guys! Good morning! So, day 3 ng ating paggamit. Ang aking paggamit ng menstrual cup. And I can say na mas easier na siya ngayong ipasok. Mas
wala na akong leaks, hindi na ako gumagamit ng panty liner to check kung may leak ba ganyan. So, sabi ko sa inyo, you will always get better. So, ayun, titingnan uli natin. Pero, never napuno yung cup sa akin. Siguro, pinakaano niya is parang half inch ganyan yung puno. Pero, second day yon kasi nga, heavy flow talaga pag second day. So, ngayon, third day ko na and eventually, magsasubside na yung flow ng menstruation ko for this month. So, I will update you later. Bye! Okay, so, update for today, day 3. So, medyo, hindi medyo, gabi na. So, kanina, test kong insert sa kanya is alas 3. So, ang ginawa ko ngayon is naligo ako na hindi ko siya tinatanggal. So, okay naman siya. And I tell you, parang nga lang siyang normal. So, naligo ako ng suot ko siya. Kasi nga, alas 3 ko lang siya nilagay. Tapos, naligo ako alas 6. Ganyan. So, tatanggalin ko siya or i-check ko ulit siya mga 10 p.m. Ganyan. And so far, so good. Wala nang leaks. So, again, hindi na ako nag-use ng panty liner to check. And, ayun nga, wala namang leak. So, I am really getting better at this. So, yan. Pero, okay lang yon sa unang try nyo. Hindi talaga siya, like, agad-agaran. Or, mahirap talaga siya. Kaya sabi ko, naka-intimidate siya nung una. Kasi, hindi mo alam kung ano na ba siya, kung nakabukas na ba siya doon sa loob, kung tama ba yung pagkakalagay mo. Kaya mas frequent ngayon yung pag-check mo sa kanya. Ayun, mga second day, ang ginawa ko is, ito, pinush down ko to. Ginawa ko yung next na fold, yung push down. Mas nadalian siyang mag-create ng vacuum or mag-create ng seal doon sa loob. So, nag-open up na siya sa loob. So, yun nga, second, third, fourth day. Ayan, okay na siya, wala nang leak. Ang ngayon, nung nanonood kasi ako ng mga video, sabi nila, paano siya tatanggalin o ganyan. Yung iba doon na nahihirapan, hindi sila nahihirapan sa pagpasok, mas nahihirapan sila sa pagtanggal. So, ako naman, mas okay ako, mas nadadalian akong magtanggal naman kasi yung menstrual cup ko, hindi ko pinutol yung stem. Nasinayaan ko siya na mahaba yung stem niya kasi, parang madaming natatakot na yun nga, baka pumasok siya dire-diretso sa loob, ganyan, which is hindi. Kasi nga, nagka-create siya ng vacuum. So, hanggang dun lang siya, hindi na siya gagalaw. Nagagalaw lang siya kapag magpo-poops ka, yan, gagalaw siya ng konti. Pero hindi siya yung matatanggal or hindi siya yung mapupush sa pinakadulo. Pero dahil ayun nga, kung ayaw mong magka-anxiety, ganyan, na baka umangat siya, wag mong putulin. Kasi, hindi naman siya ganun ka-bothering kahit na, basta na-feel ko na nandun yung stem, okay sa akin. Kasi ayun nga, kapag tinanggal mo siya, ang gagawin mo lang, di ba, na-feel mo na yung stem niya, hilain mo lang siya ng konti, tapos kapag na-feel mo na yung ito, yung pinaka-ilalim, ipupush mo lang siya para matanggal yung pagkaka-vacuum niya. Tapos, madali mo na siyang matatanggal. So, ayun, kung gusto niyo, wag niyo na ding putulin yung stem para kampante kayo na nandun pa din siya. Ayan. So, how often should you empty your cup? So, pwede mo siyang gamitin ng for more than 12 hours, pero yung usual practice, depende sa flow, mga 4 to 8 hours, ganyan. So, di ba, kung sa isang buong araw, siguro twice or thrice mo lang siyang i-check. The cup is not a means of contraception, nor does it protect against sexually transmitted diseases. The cup does not remove a person's virginity. The cup can be used with IUDs or diaphragms. You do not have to remove the cup at night. So, perfect kasi pwede kang matulog nang nakalagay siya. And then, the cup is not associated with toxic syndrome. So, meron dito, is it easy to use? Kung ako ang tatanungin, yes, it is very, very easy to use. Pero, it works kapag lagi mo na siyang ginagamit. Kasi sa una talaga, or yung first attempt mo, mahirap talaga siya. Kahit ako, nahirapan ako nung una. Pero once na, ayun nga, araw-araw mo na siyang ginagamit, masasanay ka and madadalian ka na lang talaga. Na minsan yung feeling na, akala mo, wala kang period, ganun ka normal. Sabi dito, yes, but it can take some time to get used to. Do not give up
after your first attempt. So, tama naman. It may feel very different from any other type of product you have used in the past. You may experience some leaking during your first few attempts, which is true. This could be due to the cup not being fully open or positioned right. If the cup feels uncomfortable, return to the bathroom and readjust. So, ganun yung ginawa ko. Every time na, ayun nga, feeling ko hindi ako comfortable sa pagkakalagay ko, tinatanggal ko siya, tapos binabalik ko na lang ulit. Ayan, so, other questions na nabasa ko, kasi pinost ko kasi yung first time na nung nakuha ko siya. Yung unang attempt lang na ilagay siya kasi mahirap nga talaga. Kasi tatlo yung butas sa baba eh. Labasan ng wee-wee, labasan ng blood, and then labasan ng poops. Tapos, kailangan mo i-locate dun kung saan yung labasan ng blood. Kasi dun mo siya ilalagay. May mga questions sa akin, and sagutin na lang din natin dito. Yung sa unang question is, paano daw mag-wee-wee? So, you will wee-wee normally. Hindi mo siya kailangan tanggalin. Kasi ayun nga, sa iba naman lumalabas yung wee-wee. And ang maganda sa kanya ngayon, nung gumamit ako, before kasi diba kapag meron ka, may sumasabay na blood. So parang medyo messy tingnan. Ito, wala. Para ka lang talagang normal na umihi, na walang mens at that time. Ganon siya kalinis. Kasi nga, may sumasalulan ng blood sa loob. And same thing din kapag magpupoops ka. So pag magpupoops ka, same din. Hindi mo siya tatanggalin. Although, medyo mapupush lang siya siguro ng konti palabas. Pero hindi siya yung lalabas ng bongga. Ganon. Kasi, syempre, nasa ilalim nga, di ba, yung labasan ng poops. Pero ayun nga, kapag lalabas siya, medyo mapupush lang siya ng konti. Kasi may dumadaan dun sa isang tube, di ba? Ganon. So, pero overall, wala naman akong problema nung kapag nag-wee-wee or kapag nagpo-poops. Lalo na kapag meron din ako, minsan hindi mo alam kung anong meron sa tiyan mo. May masakit, merong napo-poops ka, merong wala lang, ganyan. Kaya, ayun, normal na normal siya. And then next, anong feeling? Ganyan. Anong feeling? Wala. Actually, wala akong na-feel. Siguro nung first day lang, ayun, medyo alam mo na merong nakalagay. Pero ayun nga, kapag nasanay ka na, parang wala na lang talaga. As if, tapos sabang hindi pa ganyan ka-frequent nga pag-check mo kasi pwede mo siyang iwan ng 48 hours. So, 2 to thrice mo lang siya i-check sa isang buong araw. So, pwedeng-pwede kang gumawa ng usual errands mo or daily activities mo, exercise, ganyan. Pwedeng-pwede. Pwede kang lumabas-labas. Not worrying kung tinagusan ka na ba or else, ganyan. Kasi ako, ganun din ako. And then, isa sa pinaka nagustuhan ko din sa kanya, hindi na ako nagkaroon ng rashes dahil sa pads. Kasi ayun nga, usually, di ba yung mga babies, kapag sobra sa diaper, ganyan, nagkaka-rashes sila. So, same din sa atin, kapag nasobrahan tayo ng napkins, na gamit na pads, ganyan. Eh, ang gamit ko pa naman is yung pang heavy flow. Kasi heavy flow ako lagi magkaroon. So, yung mga pang nighttime na pads yung gamit ko kahit sa umaga. So, bigla may nag-open ng ilaw, ganyan. So, ganun siya. Normal, day-to-day basis. And then, siguro ng mga last days, fifth day, ganyan. Saka lang ako, course na tinigil kasi sobrang konti na. Tapos, hindi siya napupuno. Like, parang nung second day, which is, yun yung siguro mga pinaka malakas na flow ko every magkakaroon ako. Hindi siya napuno hanggang dito. Hanggang dyan lang. Ganyan. Tapos yung mga next na tanggal mo na, ganyan. Wala nang lumampas sa pinakapuno. Tapos ang maganda sa kanya, ayun nga, pwede kang kumilos-kilos, ganyan. Pag matutulog ka, hindi ka ganun ka conscious kung paano ka matutulog, kung paano ka uupo, kung masistainan mo ba yung bedsheet nyo. Ayan, hindi ka mag-aalala na matagusan ka. I hope na itry nyo siya. Bigyan nyo siya ng chance para matry. Hindi na ako babalik sa pads after kong magamit to. Aside from, ayun nga, yung comfortability and convenient siya gamitin, additional benefit is hindi ka na nakakadagdag sa environmental waste. So, wala ka nang tinatapon na napkins or tinatapon na pads or tampons, ganyan. So, I hope na nakatulong to sa inyo or makatulong to sa inyo para mabigyan kayo ng insight sa paggamit nga ng menstrual cup. And I really hope na i-share nyo to sa kapwa friends nyo or sa
mommies nyo ganyan para itry din nila. Kasi ayun nga, aside from convenient na siyang gamitin, hindi ka pa nakakadagdag sa environmental waste. Okay, so kung meron pa kayo ibang tanong, i-leave nyo na lang sa comment box below and I will try to answer them all. So, yun lang. If you like this video, please don't forget to give it a thumbs up and please share and subscribe to my channel if you haven't already. So, yun lang. Stay healthy. Ciao!